Ikaw ba ay may internet at naghahanap ng paraan para protektahan ang iyong mga anak mula sa mga malalaswang websites, illegal content at violent content online? So hindi ka nagkamali sa pag-click ng video na ito. Dahil sa video na ito ay ituturo ko sa iyo kung paano mag-block ng mga websites sa iyong desktop computer gamit ang Notepad. Hello and welcome back to my channel. Kung bago ko pa lang sa aking channel, please consider subscribing, like, and click the notification bell para palagi kang updated sa aking mga pinakabagong upload. Make sure na tapusin mo ang video na ito para wala kang ma-miss na anumang information. Just keep on watching this video until the end. So hindi ko napapatagalin pa, kung handa ka na, tara at simulan na natin. Pero bago tayo magsimula, let's roll the intro para mukhang pro! Bago tayo pumunta sa pagbablock ng website, ay ipapakita ko muna ang mga website na ibablock natin. In this vlog ay ibablock natin ang tatlong website. So ang Facebook, TikTok, at Twitter. Nakikita nyo na na-access pa natin ang mga websites na yan. At mamaya ipapakita ko naman sa inyo kung paano natin ibablock ang mga websites na yan. Upang makapagsimula, kailangan natin i-open ang host file ng computer gamit ang Notepad. May dalawang paraan upang mabuksan ang host file dito sa Windows 10. Ang unang paraan ay i-open ang host file sa pamamagitan ng this PC. Go to Start, right-click, or pindutin ang Windows plus R sa keyboard. Go to File Explorer, click this PC. Local disk C. Go to Windows, System 32, go to Drivers, click the etc folder, and finally, select the host file. Ngayon naman ay ipapakita ko ang ikalawang paraan para makapunta sa host file. Pero bago tayo magsimula sa ikalawang paraan, ay sasuggest ko sa iyo na i-copy mo muna ang path or directory na nakikita mo sa screen at i-save sa Notepad at i-store sa iyong drive storage. Para sa susunod ay ika-copy-paste mo na lang. Ang ikalawang paraan naman ay sa pamamagitan ng pagpunta sa run at i-type or i-paste ang directory ng sumusunod. Ito ang shortcut para mas madali tayo makapunta sa path or directory ng host file. Ngayon naman ay ipapakita ko ang paraan kung paano i-block ang mga websites gamit ang host file using Notepad. So dito ay copy ulit natin yung sinave nating path or directory mula sa Notepad. I-open ang run at i-paste sa box. At i-click ang OK. Dito sa nag-pop up na how do you want to open this file, ay i-select lang natin yung Notepad and then click OK. Kapag nabuksan mo na ang Notepad, i-edit ang host file. Ang host file ay isang plain text file na ginagamit ng iyong computer upang i-map ang host name sa mga IP address. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang malaman mo na ang pag-edit ng mga system file ay nangangailangan ng administrator privileges. Kaya siguraduhin na nakalagin ka bilang isang administrator. Upang malaman kung ikaw ay may administrator privileges, pumunta sa run at i-paste sa box ang path papunta sa host file. I-right-click ang host file at i-select ang properties. Click Advanced and click Security tab. At dito ay hanapin mo kung mayroon administrator sa list ng user. Okay, balik na tayo sa ating main topic kung paano mag-block ng website. Ito ang host file gamit ang Notepad. Dito natin ilalagay ang mga websites na gusto natin i-block sa ating desktop PC or laptop device. This file contains the mappings of IP addresses to host names. Its entry should be kept on an individual line. The IP address should be placed on the first column followed by the corresponding host name. The IP address and the host name should be separated by at least one space. Additionally, comments such as this
may be inserted on individual lines or following the machine name denoted by a hashtag symbol. Ngayong nakabukas na ang host file sa Notepad, maaari na nating simulan ang pag-block sa mga website. Para i-block ang isang website, kailangan natin i-redirect ang hostname nito sa ibang IP address. Halimbawa, gusto kong i-block ang website na tiktok.com. Para magawa yan, magdaragdag ako ng new line sa dulo ng host file, simula sa 127.001 na sinusundan ng tab o space. At pagkatapos, ay ilagay din ang website or domain na gusto kong i-block. Tulad nito, 127.001 space or tab tiktok.com. Maaari kang magdagdag ng maraming website na gusto mong i-block sa pamamagitan ng pagdaragdag ng new line sa bawat website. Kung napapansin mo, yan mga nakalagay sa second column, yan ang mga websites na kasalukuyan nakablock sa device na ito. Para sa pagbablock, ilagay natin ang 127.001 sa first column tulad na nakikita mo sa bandang kaliwa. At sa second column naman, ay ilalagay natin ang mga websites or domain na gusto natin i-block. Ilagay natin sa second column ang mga websites na gusto natin i-block tulad ng Facebook, TikTok at Twitter. Once na natapos ka na magdagdag ng mga website na gusto mong i-block, isave ang host file sa pamamagitan ng pag-click sa file at save. Kung makakita ka ng warning na wala kang pahintulot na isave ang file, tiyakin na mayroon kang administrator privileges sa Notepad. At ayun na nga, na-block na natin ang mga website gamit ang Notepad. Ngayon, kung susubukan mong i-access ang alinman sa mga naka-block na website, i-redirect ka ng iyong computer sa local IP address na epektibong nagbablock sa iyong mga site access. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa iyong panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakishare naman sa iyong mga kaibigan at kakilala upang mas marami pang matulungan na gustong matuto. Huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na aking ina-upload. At kung may katanungan ka, please comment down below. Hanggang sa muli. Bye for now.